Magandang gabi po sa inyo, aking mga showbiz snaps. Medyo ano na po dito, 11:48 ng gabi. Namiss niyo po ba ako? Mga ilang araw po tayong hindi nagkita. And minsan po magkakaroon tayo ng live streaming para po makapag message po kayo and masabi niyo po ng naka-live yung inyong mga gustong sabihin. Nakasalamin po ako ngayon kasi medyo ang sabi po ng doktor, kung madalas ka po sa laptop, kailangan mo po ng protection. So dun po sa mga mami na may mga anak na maliliit pa yung mga kids, pwede nyo po silang pagawan na yung mga exposed po sa gadgets like laptop and cell phones. So pwede nyo po silang pagawan ng salamin for protection lang po sa radiation. And kamusta po mga ka-subscribers ko mula po dyan sa mga ibang bansa, mga OFW. Natatandaan nyo po, ang naging topic natin before is yung mag-iina na nagkaroon ng inkwentro at nagsumbong nga si Mami sa kay Mr. Rafi Tulpo. So ngayon po, ang gusto ko pong i-discuss natin is itong trending na naging reaction ni Danny Barreto sa isang netizen na nagkomento sa kanyang Instagram. Ayon kasi dun sa netizen, sinabi niya na ang kapal daw ng mukha ng lalaki o yung asawa ni Danny Barreto na si Savvy Panlilio, sabi niya, di ka man lang nagpaalam sa tatay, gayahin mo si Ryan Agoncillo na nagpaalam pa rin sa tatay ni Judy Ann, kaya ayon, punong-puno ng blessing. Magpakalalaki ka, iho, ang sabi ni Love You 20191983. Ang haba ng kanyang Instagram name. So yun nga, naging controversial kasi kung natatandaan nyo na hindi nga invited itong si Kerr, ang daddy ni Danny Barreto sa kanyang wedding. So, ewan ko lang kasi siguro kahit sabihin nating influencer si Danny, like vlogger siya like me. So talagang exposed ka sa pambabati ko sa bashing ng tao. Lalo na nga at celebrity siya, celebrity ang kanyang family, so kilala. So yun nga, before kasi nagkaroon nga ng issue na which is si Danny din yung nag-open sa kanyang video na hindi nga parang good yung kanyang relasyon with his dad, Curly Gaspi. Kaya kumbaga sabi niya nga, deserve ng kanyang mami na si Marjorie lamang ang maghatid sa kanya sa altar. So yun nga yung nangyari actually. Wala siyang kasamang kahit si Dennis Padilla na ayun nga kay Gretchen, naging father sa kanya, kahit na lang ito ay kanyang stepfather, pero naging mabuting ama si Dennis Padilla dito kay Danny na, yun nga ang sabi ni Gretchen, kumbaga kahit ito na lang yung i-invite. Pero syempre, it's Danny's decision, hindi po natin yung pwedeng saklawan. Anyway, doon sa naging komento ng netizen sa kanya, ay hindi nga nagustuhan nung ilang netizen ang naging sagot nitong si Danny. Sabi kasi ni Danny is, mas makapal ang mukha mo. Mag-comment, wala ka namang alam. Which is, anyway, hindi natin alam kasi yung totoong nangyari sa buhay nila, diba? So, ang sabi kasi ni Gretchen, ang kanyang tita is, ang problema lang nitong ni Kerr is poor, mahirap, kumbaga. Siguro hindi niya mapunan yung pangangailangan ni Danny or hindi natin alam kung ano yung naging relasyon nila bilang mag-ama. Kung naging open ba si Marjorie na ipakita si Danny sa kanya, which is diba nagkaroon nga noon ng parang tampuhan yung dalawa at parang doon yata nagstay itong si Danny sa kanyang daddy. Anyway, hindi natin alam. Ngayon, ang gusto ko lang i-discuss is, yun nga, yung sinabi nga ng netizen na kahit na lang daw merong alitan sa kanilang mag-ama, is sana itong si Savvy ay, kumbaga bilang siya ay mapapangasawa ni Danny,
Siguro sinasabi ng netizen na daddy mo pa rin yun, kailangan pa rin natin ang kanyang baspas, puntahan natin, ganyan-ganyan. Anyway, hindi natin alam, baka ginawa ni Savvy yun. Hindi naman siguro kailangan pang i-discuss or ipaliwanag mula simula ni Danny Barreto na yung asawa niya is nag-insist na kausapin si Kirly Gaspi ang kanyang daddy. Anyway, wala naman nabanggit na ganoon si Danny. So, hindi natin alam kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng kanilang family. So, yun nga. May point naman din yung netizen. May point yung netizen sa kanyang komento. Dahil nga, sinabi niya nga na si Ryan Agoncillo ay hiningi ang kamay o basbas ng daddy ni Judy Ann Santos even though separated si daddy ni Judy Ann sa kanyang mami, ay handun yung pagrespeto ni Ryan Agoncillo sa ama ni Judy Ann. So, siguro yun yung sinasabi ng netizen na kung talagang may concern itong si Sapi, eh siya mismo yung magbibigay ng bridge para yung mag-ama ay magkaayos. Siguro naman, hindi naman daw siguro ganun kasama si Kirly Gaspi para grabing ganun kagalit kasi yung nararamdaman ni Danny. Hindi, actually, hindi naman siya galit. Sabi niya nga ay mahal niya ang kanyang daddy. Siguro nga lang kasi simulat sa pool ng kanyang pagkabata ay hindi niya ito nakasama. So, yun. Siguro, parang i-example natin ang halimbawa yung anak nawala siya dun sa totoo niyang ama tapos naampun siya which is lumaki siya dun sa umampun sa kanya, siguro ang hahanapin pa rin niya na pagmamahal or maiinip siya is dun sa nakasama niyang totoong magulang lalo na't minahal siya nito. So parang ganun siguro yung nararamdaman ni Danny na yung love na nagstick simula nung bata hanggang sa lumaki ka, kung meron silang constant communication ng kanyang ama, is ganun din yung love na kumbaga lumalago. Since siguro hindi constant, yun nga, hindi talaga nagkaroon ng madalas na pagkikita, kaya ganoon na lang yung hinampo ni Danny Barreto sa kanyang ama. So, yun nga ang nangyari. Siyempre, hindi nga naka-attend itong si Kirl kasi hindi naman siya invited. Yun din ang kanyang stepfather na si Dennis Padilla. So, irespeto po natin yung kanyang decision kasi yun naman ay buhay nila. So, ito naman po ay napag-uusapan lang natin para din po mabigyan ng advice yung iba na siguro tama naman din yung netizen na siguro kahit anong sama ng yung daddy, since daddy mo pa rin yan, at least nagpunta ka. Ginawa mo yung part mo bilang anak. So, nasa ama mo na yun kung ano yung magiging reaction niya. So, diba, nagbigay nga si Kerr ng kanyang sulat kay Danny at sinabi niya nga na masaya siya na mag-aasawa na nga to at sinabi niya nga na sa iba, parang sa iba niya pa narinig na ikakasal na nga itong kanyang anak. Anyway, masaya naman sila ngayon. Masaya si Care sa kanyang ang alam ko may parang may pamilya na yata ang iba si Care. Ganon din naman itong si Danny na busy at happy sa kanyang marriage life. And about dun sa kanyang pagbubuntis, syempre na kay Danny na po yun. As long as na magiging mabuti siyang ina at magiging mabuti siyang asawa, ay labas na po tayo doon. Kung ano man po yung problema nilang mag-ama, ang tanging hiling lang po natin, sana ay maging maayos po sila. Dahil, sabi ko nga lagi, life is short. Mas maganda kung gagamitin natin ito, yung buhay natin, sa mga magagandang bagay, alisin ang mga negative, and yun, laging magmahalan, kasi napakaikli lang nga po ng buhay. So, yun po. Para po dun sa mga gusto pong magkomento, open po ang ating comment section. Pwede po kayo dun magbigay ng advice para po dun sa mga anak na may hinampo sa kanilang daddy or mommy. Ano po ba yung dapat nilang gawin? Kasi po, maganda po yun na marinig nila yung inyong opinion. So, mas maganda siguro kung hindi na natin i-judge si Danny kasi unang-una, hindi po natin alam kung ano yung kanyang pinagdaanan.
Kaya po, mas maganda magbigay po tayo ng advice na may matututunan po tayo, 'di ba? Na pwede nating i-take. So, stop muna po, stop po natin yung bashing. Siguro mas maganda yung kung ano ba yung nararapat ngang gawin ng isang anak kung siya ay may hinampo sa kanyang ama. So, ganun po. As for Danny, sana, yun nga, minsan, yung ating galit, kumbaga, hindi natin mapigil. So, yun yung nagiging cause minsan pagbabash ng mga netizen. So, siguro nga, dahil, kumbaga, parang nagkapatong-patong na nga yung kanyang problema dahil nga sa mga bashing na yan. Yun, kaya ganun yung naging sagot ni Danny Barreto. Anyway, magbasa tayo ng ilang comments sa Fashion Police. Eto po, ayan. Eto yung, ayan yung picture nila Danny. Then, ayan yung comment ng netizen. Kung nakikita nyo po, ayan. So, hawak ko po yung cellphone ko. So, try po natin, basahin po natin yung mga, dito po kasi sa Fashion Police, makakapulot ka sa kanila ng advice. Minsan talaga lang, merong mga, alam mo yun, parang gustong-gusto nila yung nagbabash. So, isa sa nagustuhan kong komento dito ay, eto, yung sinabi ng isang netizen na to, na totoo naman kasi, hindi nyo naman talaga alam ang pinag-awayan nilang magtatay. Yun nga, tama naman siya doon. And sabi nitong isa, tatay pa rin ni Danny si Kier kahit anong mangyari. Kahit maraming pagkukulang si Kier, bilang ama, respetohin pa din ni Danny ang kanyang tatay. Anyway, nire-respeto naman ni Danny. Siguro nga lang yung ibang tao ang way ng pag sa kanila, pagbibigay ng respect, is yung na-invite si Kier sa kasal, which is hindi nga talaga nangyari. Siguro parang para wala na ring issue ba. So yon. Yun nga, so far yun yung mga nagustuhan kong comment at wag na po nating basahin yung iba. So yon, nung kasal ni Danny, nandun naman ang kanya mga pinsan para magbigay ng moral support sina Mavi at Cassie, ang anak ni Zoran Legazpi at saka ni Carmina Villaruel, at nandun din ang kanyang lola, ang mami ni Kier. So, happy pa rin si Danny kasi nakasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay. And pasasaan ba at magiging maayos din po yan? Dahil hindi naman naging sigurado namang hindi naman ganoong kalaki ang kanilang problema. So, yun lang po. At magbigay po kayo ng comment, ng advice para po meron po tayo matutunan. Maraming salamat po para sa aking mga ka-subscribers. Mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat po. God bless you.